Overheat na naman, lagi na lang ganito eh. Buhusan ulit ng tubig, buhos ng tubig. Kada 5 minuto ata nagbubuhos ako ng tubig, wala na akong mainom. Grabe talaga, overheat na naman. Yo mga kalisto, ubos na talaga ang pasensya ko, kailangan ng ayusin tong makina ng ating KMX. Kahit sa kalsada pa lang, papunta ka pa lang sa trail site, overheat na mga 6 na beses. Ang tinutukoy ko sa overheat is yung mamamatay yung makina mo, then mag-iba na yung tunog, mamamatay yung makina mo, hindi mo na masipa. Hintayin mo pa ng ilang minuto bago masipa mo ulit. Okay naman yung radiator, gumagana naman ang pump, wala namang singaw, pinalitan mo na ng head gasket. So ginawa mo na lahat, suspecha mo sa kuryente, ayan. Pero ganin pa rin guys, nag-overheat pa rin. Susubukan kong ayusin tong motor na to, hindi ako mekaniko guys. Last option natin, last na subok natin, kung hindi talaga naayos, bebenta na natin mga kalisto. May dulo din ang ating pasensya, kaya ibibenta natin siya pag overheat talaga siya lagi. So ayun guys, suspecha ko ganito talaga lahat ng naka 135 na KMX. Let's see guys. Kailangan na natin humingi ng tulong sa tropa natin. Ang tropa natin ito ay isang entrepreneur at mayroon din siyang shop at mga business. Meron din siyang machine shop. So magpapatulong tayo. Hello boss. Yun nga. Kailangan mo ng tulong. Ganito. Babaklasin ko, hopefully kaya kong baklasin at kaya kong ibalik. Sige, padala ko. Okay. Sige. Yan guys, open yung butas pa loob, padalaw nga Jesus. Yan, nag close open. Yan, so dapat ito open din. Yan yung butas na yan, pahila nga Jesus. Yan, sara. Yan, nagbubukas. Hilain mo yung dalawang yan para mahila mo. See guys, so yan may angled siya. Yan o, angled cylinder that is cut into an L shape. It should be now we're heading the actual bolt. Thank you.
guys. Ito na yung last nyo. And hope the pin will not drop inside the pin. And as you can see, ayan, sign ng over, ang overheat. Ayan, oh, nangitim siya, oh. Ayan, puro gas-gas. At nagkulay black siya. Kulay black na po siya. Sunog. And ito, sunog na sunog, guys. Sunog na sunog. Maganda yan. Sa kaliwa ito, sa kaliwa. Then sa kanan itong pipe. Ito sa kanan, sa kanan. Dito yung ano, ha, sa kanan. Big tat. Yan, ganyan. Kumusta ka dyan? Oh, okay, okay, okay. Okay. Tuloy mo lang yan, tuloy mo lang yan, ha. Sumon, sasyo, panukin. Kuma nilang yung hamare. Yung pong item is pinaship ko na sa Taytay Rizal. So nandun yung ano niya, nandun yung shop niya. Sana okay na siya ngayon. So pinaport na rin natin. Basta sinabi natin ang main issue is nag-overheat. Yun. Okay. Sige, sige guys, maghintay pa tayo ng ilang araw pa. Day 2. Day 4. Deliver, deliver. Mag-deliver, guys. Makaya na 'yun. So, ayan guys, dumating nang hinahintay natin. Ayan, no? Nakailang araw din 'yan nating hinintay bago dumating. So, ayan, no, fresh na fresh. Ayan. You know? Wow! Grabe, di ba, guys? Ganda ng pagkagawa, oh. Oh, wow, bago ba 'to? Ayan. Grabe. So, ayan, nakita niyo naman, ganda ng ano, ganda ng kinalabasan. So, very recommended naman 'yung gawa ni ano, ni Errol Magwili. For now, sige, tingnan muna natin. Ayan, oh, kapal, oh. Kapal ng liner tapos ang tintab. So ayan, naayos niya yung uka-uka. Yung problema noon, may uka-uka dyan. May konting ano lang dito, pero okay lang yun. Parang mancha lang siya. Wala naman nararamdaman. Then, ayan, makikita nyo, na-port na siya. Malaki na ng butas, guys. Ayan, oh, laki ng butas. Hindi ko alam kung kinulayan to. Kinulayan o ginasgasan. Ayan, ayan, oh. Taba ng mga liner niya, paikot. New liner, yan. Yan pong liner na tinatawag. Ayan. So,
Ayan, malalaki na yung butas sa loob, eh, yung tintabo. Pa, hindi po yung chrome, mga kaibigan. Ang ganda. Ayan, ang 450 yung exhaust. Ayan, maluwang na rin yung butas ng exhaust. Okay. Ito, then ito na yung lagay ng red bulb. Ito na sa ilalim. Ayan, oh. Kapal. Kapal, guys, di ba? Tapos ito, ayan, oh, para na nakaayod din. Umak siya. So, okay ba, guys? So, titingnan muna natin itong piston. Tingnan natin yung piston. Guys, anong, open mo, ano, open mo yan, yung mekaniko natin yan. Si Coco. Open natin yan. Very exciting. So, bakit? Nasaan ang piston? Wala, wala din mo sa back. Oh, mga kaibigan, nakita nyo naman, walang piston. So, hold on lang, kontakin natin si ang ating coach Errol Magwili. So, yun nga, naghintay tayo ng matagal, tapos nag-deliver, tapos wala namang laman yung piston. Di pwede yung ganun, tatawagan ko yan. Tatawagan ko na talaga yan, ha. Yan, nauubos ang pasensya natin, eh. Si ganyan, eh. Hello, boss. Walang piston kasi, boss, eh. Oo, boss, pagpadala. Oo, nabuksan ko, walang piston. So, ang piston na nakalagay dito is Miyako Piston Kit. Ayan, di natin alam kung okay ba ito. Comment nyo lang below, guys, kung okay ba tong piston na to. Miyako. Shout out dyan sa Makoto. Sa Makoto Company, na mamaga daw yung mga piston nyo sa 2-stroke. Kaya, ito. Comment lang, KC140, ano to. I think ito yun, ang tinatawag nilang Brutus 140. Brutus 140cc. So, unfortunately, yun nga, walang laman ang piston. So, hintayin natin, dadating din yan, guys. Palalamove na lang natin para mabilis. So, tingnan natin, baka wala ding laman to. Yun, meron. Ayan, mga piston. Ayan, guys. So, sobrang excited ko. Bumili na ako ng 2T. Ayan, meron din tayong epoxy. So, itong head gasket, na-open din niya na mas malaki. Ayan. Sakto dapat siya sa 1/4 itong butas niya. Ayan. Ayan, oh. Sakto din, guys, diba? Saktong-sakto. So, sakto din dapat dito. Ayan, oh. Sakto din, oh. O, diba? Galing, diba? Yun, saktong-sakto. Ayan. Then, nagbigay din tayo ng, nag-order din tayo ng base plate. Since iba na yung piston, tatama na yung long stroke na siya. Medyo, madadagdagan ng stroke height. Kaya, nagdagdag na aluminum spacer. Galing din kay Errol Magwili, guys. Mukhang solid naman, oh. Mukhang solid siya, aluminum. Aluminum to. Kakayasin lang natin to. Kakayasan lang natin ng kaunti dito sa gilid. Yan. Kasi hindi siya akasya. Kaskasin na lang sa gilid para pumasok, guys. Kailangan natin ng pangkaskas. Yan.
Grabe, guys. Medyo malayo yung pagkakat ng ano, ng linya. Yan na, square na, guys. Medyo mababang pasensya natin sa pag-modify na ganyan. Kaya, ito ang to the rescue, ang master natin. Mataas ang pasensya niyan. Mataas ang pasensya ng mga ganyang edad, guys. Okay? Sige, sige. Habang hinihintay natin ang piston na ma-ship dito sa shop, ayan, ano mo ang tawag dyan? Gas-gas muna tayo. Guys, okay na ata mga kalisto. Ayaw na naman. Ayaw na. Yan na, guys. Yan na mga kalisto, ayan na. Yes! Baliktad. Yun. Explain natin sa mga kalisto natin dyan. So explain namin sa inyo mga kalisto, ha. So ayan, inilawan natin sa loob, ha. Bukas, op, bukas, di ba? Hila mo ng konti ko. Hila, tulak. Yun, nagsara, guys, di ba? Nagsara. Hila konti. Ayan, nagbukas, sara. Yeah, ganun, guys. Dapat sabay sila dito. So hopefully gumawa na to. So ito, guys, nakuha na natin. Galing pa ito sa Taytay Rizal. Ayan, oh. Ano kayang laman na ito? Tingnan natin. Whoa! And then itinutok ko, ipinasok ko, boy, walang the place, walang the place. Whoop! Perfect, mga kaibigan, ayos, nabagsak lang. So yun, guys, may nalaman kami. Huwag daw ilalagay ang piston sa ibabaw. Huwag sanayin ganong practice. Okay? Yan po, coach natin. Oh. Yan yung coach natin. Si Errol. Errol. So huwag sanayin. Mali daw yun, guys, yung ilalagay sa ibabaw yung piston. No. Dapat sa ilalim. Huwag sanayin sa ginil. Yan. Ganyan daw dapat mag-testing ng piston sa ilalim. Okay? Tana. Ipapasok ngayon natin. Natatawa ako dun sa pagsalita. Ipapasok ngayon natin itong piston. Boom. Ikaw lang ang maging lahat na tao. Okay, mga kaibigan, susubukan ngayon natin kung ano ang mangyayari. Ipagit naman ito. Tapos malaglan. Bakit ang hitik na? Ito na, mga kalisto. Hinigpitan na yung... Naglagay muna tayo ng
tornilyo sa magkabilaan para humapit. Talagang ma-fit ito, maipit yung gasket na aluminum. So para then, tignan mo yung top dead center. Top dead end ng piston. Yan o. Para maiwasan yung pagkauntog. Yan o. So, siguro, mayroon pa nakalitaw ng kaunti dito. Kailangan natin dagdagan pa para sure talaga na hindi tumama din yung gasket. Ay, hindi tumama yung piston doon sa head. So, mga kalisto, napaka-importante kasi yung taas ng piston. So, kailangan daw dagdagan natin ng gasket. So, hindi sapat yung binigay sa ating spacer na aluminum. Sabi, lagyan daw ng lata sa ilalim yung spacer, then yung papel. Okay, sige. Let's go. Backlash ulit. So, mga kalisto, since napaka-init dito, kailangan natin ilabas ang halimaw na ito. Sige. The beast. Mga kalisto, ang halimaw na motor ay lalabas na. Ayan mga kalisto, lumabas, inilabas na natin at sobrang init sa loob. Ayan. May ginagawa dito ngayon sa labas pero sisingit tayo, makikigulo tayo. Tingnan nyo na rin yung mga petals kung mga sira kasi nakabukas na. Basket maker, dahil tayo ay nagtitipid. Ayan guys, labit na. Nilagay na yung spacer na aluminum, tapos yung original na gasket. And then, may allowance na yung stone. Hindi na ganun kasagad sa taas. Ayan o. Stay safe tayo kasi pag nauntog yung piston sa taas ng head gasket, mababasag. Sa taas ng block. Ito. Kailangan kulang. Nice. Okay na mga kalisto yung height nung piston. So susubukan natin ilagay ang head. Yeah. Ito na yung ng konting gasket, manipis lang. Then ito na yung top gasket, nilagay ko na. Nakakatawa din mag-video eh. The next day. Good morning mga kalisto. Kagigising ko lang ngayon. I-break in na natin tong motor na bagong piston and sleeve. So sa una sabi ni morning nga pala dyan kay Errol Magini. Tutukan daw na electric pan. So before tayo mag-drill bukas, lalagyan, i-break in natin siguro maghapon. Tutukan ng electric pan daw yung makina, yung radiator. Ito, lalagay tayo ng coolant. Radiator coolant. Sana hindi na mag-overheat guys. Ayan, sarado pa. Sarado pa ang shop. So, habang sarado pa, kakataon natin. Kulay blue siya.
ayan guys, naka-under na yung motor natin, maka-under na, naka-minor. Overmix yung tuti kaya mausok. So tutukan daw ng electric fan, ayan, tutukan ko na. Yan, tutukan daw ng electric fan. Nakatutok na electric fan. Tulog na ulit tayo. Tulog na. Sorry mga kapitbahay, mausok talaga. Since dinagdagan natin ng dinagdagan natin yung tuti sa mixture natin sa gasolina, kaya yan, mausok kahit naka-minor. So ayan na nga mga kalisto, good morning sa inyo lahat yan. So ayan, i-trail po tayo ngayon. And naka-ready na tayo to hit the Montalban trails. Ayan, medyo madilim pa guys. Umaga ngayon at 5:15 AM. Pumunta na tayo at i-meet up ang mga kagrupo natin. Let's go guys. So excited, sana talaga hindi na talaga mag overheat to. See you in the trail guys. Papunta na tayo ngayon guys sa Petron. Siguro naman nandun na sila guys. Susubukan ngayon natin ang bagong top reveal na ginawa natin guys. So yun nga, dahil sa problema natin nag-overheat, sinubukan natin magpalit ng liner at piston. So far, hindi pa naman nag-overheat guys. So okay naman, nakikita nyo, magawang kalsada. Ayan, ang ganda ng araw. Sinisikat ang araw at 5 AM guys. Ang taas pa ng araw ngayon, grabe. Sarap mag-ride. Yan guys, nandito na tayo. Donation. Yan, batang. Break in din yan sa Masterio, bagong block niya and piston. So far guys, hindi pa naman nag-overheat yung radiator natin. So far hindi pa nag-overheat. Okay siya oh. Dati grabe kulo niyan. Eh, yun yung mga tropa natin. Na-stuck sila doon. Tingnan natin guys. Tingnan natin mga kalisto, ayan. Yan si Kulino, yellow. Yan yung DT natin. Yan, baguhan lang din. DT yan, DT. Ayan guys, hindi pa naman nag-overheat. Okay siya. Kung paano to, wala akong stand. Ayan kahoy babs, pabot. Tulungan ko siya oh. Itong problema, walang stand. Balik ulit yan, balik ulit sa baba. O kaya na to. Hindi kami na nangyayot. Sige. Yan. Yan guys. Natumba po si Master Yo. Yan siya. Halo, tulad na lang natin siya ng patas. Pero may hirap to. Natahi. Kayang-kaya mga kaibigan ng Ay! Ay! Yung boots mo! Ayan po, si first timer. Tanggalin mo na diretso, boss. Mukha pa lang, championship Nako, na. Nako, yun lang ang boots na yan. Magkano ba tong boots na to? Kanino ba yan? Pagkakabili ito. Kanino ba galing yan? Kanino ba yun? Buy one.
Sino pa? Guys, puno pa rin, oh. Puno pa rin, success. Mukhang success ang pagkaka reborn natin, guys. Hindi na siya nag-overheat. Yan, guys. Mukhang okay naman, hindi pa naman nag-overheat. Yung tubig sa radiator, puno pa rin. Dito kami sa likuran ni Pops Johnny. Yan. Yung sweeper. Tropa natin. Sweeper tayo. Kung gusto nyo sumama, guys, sama na kayo dito sa XTC Manila. Mga gusto mag-break in o beginner dyan. Pero Kawasaki. Hindi XTC. Kawasaki. Yan, guys. Hindi XTC Manila, pero iba-iba yung motor. Lang. Tuluan kita. Tumba na naman, guys. Tumba na naman ng ating Stinky Manila, pambato ng Stinky Manila, guys. Tumba. Tumba siya. Eh, mga kaibigan, no? Yan, nagpatupad ng batas na no help zone. Yan, oh. No help zone daw, guys. No help zone. Takas sa feeling sa akin. Ayan, ayan. Yan, ayan, guys. No? Walang takas. Takas ka pa eh. Oh, 500. Ah, ganyan. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi pa patalo KMX Manila. Hindi kami papatalo. Talo na nga eh. Talo na. Talo na raw. Talo na. No help on that. Yan, mga kalisto, nandito na tayo sa Blue Lagoon. Okay yung trail site na to, madali lang. Kung break in yung makina mo, consider mo tong ruta na to. Ayan, oh. Blue Lagoon. Magic! Bonding moment ng tropa. Yan, ganito kadami, guys. Ganito kadami ang mga trail riders. Okay!
dumating na tayo. Ayan. So, so far, okay naman yung block. Not a single overheat ang naranasan natin. Napakaganda ng pagkakagawa. So, nakita nyo naman, success. Success ang paggawa natin sa top overhaul sa paggabit ng piston and new sleeve. Salamat sa salamat kay Ero Magwili sa shop niya sa malupit na entrepreneur na yan. So yun, natapos din mga kalisto pag-aalangan, pero never siya nag-overheat. Gumanda rin yung makina, gumanda rin yung pag-kick. Isang kick mo lang, andar na siya, malambot siya, hindi rin alanganin yung tunog, hindi rin mayanig, hindi gaya ng dati. So okay siya, mali ang nakala ko na lahat ng 135 na piston na naka 135 na KMX is nag-overheat. So pati yung tubig niya, sa radiator, okay naman. So nag-enjoy naman tayo. Itinodo natin, nag-enjoy tayo with XTC Manila. Salamat sa inyo sa recommended yung paggawa nila Errol sa aking block ng KMX. Makapal ang sleeve niya. So yun po, ay ang piston po noon is Brutus 140 standard po. Brutus po yun. So lumakas siya, lumakas ang atak niya since na-port siya. Ang porting po is yung papalakiin yung butas ng intake, palakiin yung butas ng exhaust. Yan po ang porting. Port and polish ang term nila dyan. Kukuha tayo ng iba pang motor at i-restore natin. Hanap natin is DT or KMX or ibang motor dyan. I-restore natin. Manood lang kayo at dito, at don't forget to subscribe lagi para mapanood nyo ang mga nire-restore namin or inaayos na motor. Okay. Success ang ating gawa, guys. Don't forget to comment below, like, share kung pwede, and don't forget to subscribe and click the notification bell down.